Inihahandog ng Biblia para sa mga bata. Si Noah at ang Malaking Baha. Si Noah ay isang taong sumasamba sa Diyos. Ang lahat ay galit at suwail sa Diyos. Isang araw, nagsabi ang Diyos ng isang bagay na nakakasindak. Sisirain ko ang mga masasama sa mundo. Sinabi niya ito kay Noah. Ang iyong pamilya lamang ang maliligtas. Sinabi ng Diyos kay Noah na magkakaroon ng malaking baha na babalot sa mundo. Gumawa ka ng malaking barko na yari sa kahoy kung saan kasya ang iyong pamilya at ang maraming hayop. Nagbigay ang Diyos ng mismong sukat kaya't kumilos kaagad si Noah. Marahil kinutsa si Noah ng mga tao habang siya ay nagpapaliwanag kung bakit siya gumagawa ng barko. Ngunit siya ay nagpatuloy at sinabi sa mga tao ang tungkol sa Diyos. Walang nakikinig sa kanya. Malaki ang tiwala ni Noah sa Diyos. Naniniwala siya sa Diyos kahit na hindi pa naulan ng kahit kailan. Nang natapos na ang barko, handa na itong lagyan ng mga pangangailangan. At dumating na nga ang mga hayop, dinala ng Diyos ang 7 pares sa bawat uri ng hayop at 2 pares sa ibang uri. Mga malalaki at maliliit na ibon at hayop ay pumasok na sa barko. Marahil kinutya ulit si Noah ng mga tao habang pinapasok niya ang mga hayop sa barko. Hindi sila huminto ng kanilang masasamang gawain. Hindi sila nagtanong kung maari kayang makapasok sa barko. Ngayon, lahat ng mga hayop at mga ibon ay nasa barko na. Pumasok na kayo sa barko, inaniyahan ng Diyos si Noah, kayo at ang iyong sambahayan. Si Noah, ang kanyang asawa, ang 3 anak na lalaki at ang kanilang mga asawa ay nagsipasok na sa barko at sinara ng Diyos ang pintuan. Dumating na ang ulan, 40 araw na pumuhos ang malakas na ulan. Pumaha sa lahat ng mga lungsod at mga nayon. Nang huminto ang ulan, ang mga kabundukan ay napawan ng baha. Ang lahat ng may hininga ay namatay. Lumalim ang baha hanggang sa lumutang ang barko. Marahil sa loob ng barko ay madilim, matatag at nakakatakot. Ngunit ang barko ang silong ni Noah. Nang matapos ang 5 buwan sa pagbaha, nagpadala ang Diyos ng tuyong hangin. Sumadsad ang barko sa bundok ng Ararat. Ngunit nanatili si Noah sa loob ng 40 araw habang ang baha ay unti-unting humulaw. Pinalabas ni Noah ang isang uwak at isang kalapati sa bukas ng bintana ng barko. Hindi nakakita ng tuyong lupa ang kalapati, kaya't ito ay bumalik sa barko. Nang dumaan ng 1 linggo, pinalabas muli ni Noah ang kalapati. Bumalik ang kalapati na may dalang dahon ng olibo sa kanyang tuka. At sa sumunod na linggo, alam na ni Noah na ang lupa ay tuyo na, sapagkat umalis ang kalapati at hindi na bumalik. Sinabi ng Diyos na panahon na upang ang lahat ay lumabas ng barko. Kaya't ang lahat, si Noah at ang kanyang pamilya at ang mga hayop ay lumabas na sa barko. Malaki ang pasasalamat ni Noah. Gumawa siya ng altar at nagsamba sa Diyos na nagligtas sa kanya at ang kanyang pamilya sa malaking baha. Ang Diyos ay nagbigay ng magandang pangako kay Noah. Hindi na muling babaha sa mundo. Upang parusahan ang makasalanan, ang bahaghari ang tanda ng pangako ng Diyos. Si Noah at ang kanyang pamilya ay naghanap muli ng bagong pamumuhay pagkatapos ng malaking baha. Sa takdang panahon, ang mga anak ni Noah at kanyang mga apo ay dumami at maraming tao muli sa mundo. Ang lahat ng lahi sa mundo ay galing kay Noah at sa kanyang mga anak. Si Noah at ang malaking baha. Isang kwentong nanggaling sa salita ng Diyos. Ang Biblia makikita sa Genesis chapter 6 verse 10.
Sinasabi sa kwentong ito mula sa Biblia ang tungkol sa isang kahangahangang Diyos na sadyang lumikha sa atin at nais niya na makilala natin siya. Alam ng Diyos na tayo'y nakagawa ng masamang bagay na tinatawag niyang kasalanan. Ang parusa sa kasalanan ay kamatayan, ngunit lubos ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya't pinadala niya ang kanyang anak na si Jesus na siyang napako at namatay sa krus upang pagbayaran ang mga kasalanan. Subalit, hindi na natiling patay si Jesus. Nabuhay siyang muli at bumalik sa langit. Kung mananampalataya ka kay Jesus at hihingi ng kapatawaran sa iyong mga kasalanan, papatawarin ka niya. Siya ay darating at mananahan sa iyong buhay magpakailanman. Kung ibig mong maligtas at mapatawad sa iyong kasalanan, narito ang isang panalangin na maari mong tularan. Lahat tayo'y magdasal. Mahal kong Diyos, naniniwala po ako na si Jesus ay namatay para sa atin. Ngunit siya ay nabuhay muli. Tinatanggap ko po kayo sa aking buhay at patawarin ninyo po ako sa aking mga kasalanan upang ako'y magkaroon ngayon ng bagong buhay at sa isang araw ay makasama kayo magpakailanman. Tulungan po ninyo akong mamuhay bilang iyong mga anak. Amen. Pakiusap, manatili sa bahay upang tayong lahat ay mailigtas. Ipamahagi ang kwentong ito para tayo ay magising sa katotohanan. Salamat po from Mitch Love Peps TV. Keep safe. Bye.